Wala pa mang bagyo, na suspindi na ang klase sa ilang lugar kanina matapos bumuhos ang malakas na ulan sa Metro Manila. Ilang kalsada rin ang nalubog na naman sa baha. May report si Steve Dailisan. Marami ang nabulaga sa biglang buhos ng malakas na ulan sa Metro Manila nitong madaling araw. Wala pang isang oras, tumaas agad ang tubig sa ilang pangunahing kalsada. Sa Caloocan, tila umapaw ang fountain ng monumento. Abot tuhod ang baha sa Samson Road sa boundary ng Caloocan at Malabon. Ang mga sasakyan, hirap makalusot. Naglutangan din sa baha ang mga basura. Nagmistula namang swimming pool ang mga kalsada sa paligid ng Manila City Hall tulad ng Lagusnilad Underpass. Abot tuhod naman ang baha sa ilang bahagi ng Espanya Boulevard. Nang tumila ang ulan, agad din namang humupa ang baha. Sa Quezon City, nakuna ng CCTV ng MMDA ang hanggang tuhod na baha sa Pitwazan Underpass sa Cubao. Kita rin sa isa pang CCTV ang unti-unting pagtaas ng tubig sa Talayan Creek. Wala pang 30 minutos, nasa kalahati na ng gulong ng mga sasakyan ang taas ng baha. Ilang sandali pa, halos di na makita ang railing sa gilid ng creek. Mga malalaking sasakyan lang ang nangahas tumawid. Mag-aalas 7 na ng umaga nang tuluyang humupa ang baha. Ang MMDA agad nagsagawa ng dredging operation sa San Juan River. Kahit na malaki po yung sasakyan nila. At kagaya nga nakita natin, merong mga maaaring mga siraan ng mga sasakyan kapag dumaan pa, nagpatuloy pa dun sa mga bahang area. Di man kalakasan ng pag-ulan, ilang aksidente ang naiulat. Katwiran ng ilang nasangkot sa insidente, hindi raw kumagat ang preno ng kanilang sasakyan. Makakatulong din po yung ano, yung pagbabagal. At yung pasensya kapag may mga nagkakaroon ng traffic na area. At agahan na rin din yung pag-alis sa kanila sariling mga tahanan. Sa biglang buhos ng malakas na ulan at pagbaha, nakansela ang pang-umagang klase sa ilang lugar. Na-delay rin ang biyahe ng ilang tren ng PNR. Pinatila ko muna yung ulan bago ako umalis ng bahay. Tapos ngayon nag-aabang na ako para pumasok. Steve Dailisan, GMA News.